my Bible, it is God's word. God is this book. Touch my heart and change my life. I will read it to be wise, hear it being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Proverbs chapter 30. This is continuation kay kanina butar na itungod sa balance na Christianity kay kanina butar ato ako iba din kabutan ng mga pasabot nahulan din para sa Kristohan nun pabilin diha sa kabugutan sa Diyos hindi utubutan na ang kagulaanan sa mga kagahapon mukawat sa imong kalipay karon o ang imong mga kabalaka sa maabot mukawat sa imong kalipay karon. So na like a Proverbs chapter 30 verses 7 to 9 at umasawa ng tungan at ulo naman ikaw mga versikulo. Proverbs chapter 30. Lalo mo sa inyong Bible, let us say amen. Okay, ready, read. Two things have I required thee, deny them not before I die. Remove far from me vanity and lies, give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee, and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. Right, ah? Mahal na po nga may mga again. Mapasalamat po ni sa ikay yung karong na misa po ko lang itikuman at makapadayong ng ito sa pagbalipon at pagpalampo sa mga spirituhan ng tutuho. Salamat kayo sa presensyo sa mga kapusahan kayo po ito na ito sila ng palayong pagkupan ng mga katawan ng mga pwede mo pero sa mga gumanan ng mga ibog ni siya pa pamatuon ng mga si Bahaw si Lunggan na kaya ito ang nagdawa. So panini, nakain ng palayo sa mga mga itiwa at nagpagyan ng palayo sa mga malimun dino sumala sa iyong mga nangyihatan ako na panabot ni Kasihong Kulong at matutukuan ninyo mga kanakan ka pagkain ko sa pagkawasan na tayo sa pagkudyo, pagkain ko sa kalam na akong itinanda, ang tanang magkawas mo na wala, tanang indikasyon sa kung kasing-kasing mo na wala, magkawas akong mapapala kayo sa inyong pagkakana. Salamat kayo ng mga tao at bigyan niyo yung kabuti ni siyong mga hindi ko dugo. Dalay ko kay Jesus ko, Amen. Likod mo, Mariyo. Kasama sa akong sa akong isulti ninyo na kanina butay. Ang Kristohano, kinamulan, mabutang niya iyong kaugalingon, masabtan niya iyong kaugalingon na though na ay mga nahitapo na po sa past, sa aking mga mistakes, mga failures or accomplishments, na ang sisaktong lugar para anak o gikinamulan nga mahimo lamang na itong magkakunan ang mga naglabay na ito para preparasyon sa ito umaabot. Pero, sa ito dibasa, usa sa panabot o kalang gihatag sa Diyos na Solomon, ang may tungod sa kanang ito ang balansi ng pagkinabuhi sa Kristohano. Kinamulan at itong masabtan na kanina itong pagtuo, pagtuo ni na dapat balance. Dapat na ata sa tuwa-tuwa, dili ta to puro extreme o dili ta maabot sa punto na naanata sa mga extreme na pagkinabuhi o pagtudlo o panabot. Kaya ang tendency, dili na po ma-experiensyahan ang tinunan ay na kapulahanan na plano sa Ginoo o tuyo sa Ginoo para na to. Ang example ni Solomon,
regarding extremities kaning being sa first aid gigamit lang nako ning springboard but yet dagat ang mga verses ka prihan karon mga passage sa Bible na prihan karon tanaw in verse 7 ang sample yung gigamit ang verse 8 remove far from me vanity and lies give me neither so give me neither poverty nor riches fill me with food convenient for me for lest I be full and deny thee and say who is the Lord or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain so extreme na kung ino ayaw lang po kayo po ipuha o dato kayo ano ba sobra na sa kanaghano niya yung ihatag na kung ino makalimutan ko nino or masino niya mapupri na po kayo kung makapagawag na lulong ko niya manda ang inungalan nino mawawag na lang po doon. So, kung masagot, it's sa atong pagtuo, pagsunod sa Diyos, dapat balansi. Amen. Dapat na ata sa tuwa-tuma sa gitawag sound doctrine of sound living. Ang Christianity should be sound doctrine of sound living. Iyunani ang balance nga Kristohano. Ang balance ng Kristohano dapat ang iyahang pagtuo ay buhat balansi. Faith and works should be balanced. Yung ani magun, makasabota, ang belief o ang atong behavior dapat mag-ubadan. Dili kay maayo ng kayo ta, doktrina, itudlo may tungod sa pagtuo, pero atong pagkinabuhi kayo. Di sa mahimo na sobraan na po kayo ta, ka-emotional, na ang atong pagkinabuhi, wala na lang po'y basihan kung anong inulaan na ang atuwa. Ito ang attitude o ang atuwa behavior. So, ang head o ang heart dapat balance siya. Christianity yun yung ano eh. Yun ang bago, kung yung tanaw, in James chapter, kapalihan na ito, ni Anton yung i-reconciling ang passage. Usually, ginagamit ni sa mga extremes ng mga form of religion na wala nila nasabti na kanding na passage is not talking about salvation. This is talking about godly living. Na ang imong faith mapamatud-an pinaagi sa imong pagkinabuhi. Pero dili ang imong pagkinabuhi mo ay imong basihan para ka maluwas. Ang imong basihan para ka maluwas ang pagtuo. Pero ingon ka dito at nagtuon ka sa Diyos, naluwas na, kinahal na, nakitaan sa itong kinabuhi. Yeah. Mga nasa kinabuhihan na ito ha. James chapter 2, gikan sa verse 14. What that it profit, my brethren, though I may imagine say, he had faith. And have that words, can faith save him? Or if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, and be warm and filled. Notwithstanding, ye give him not those things which are needful to the body. What doth it profit? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. So in verse 18, yea, a man say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. And now, ingon niya trike kanina, nga ang pagkinabuhi sa tao na yung pagtuo, pagkinanap, pinaagi sa iyang mga gihimo. So, kung na ikaw na rin nanginanulan, na ikaw na rin kinanagtapangan, na ikaw, nagtuo mga ka sa Diyos, na ang Diyos magiluloyon, ang Diyos na ikinaiya na matinabangon, magkihatagon. Na kanang ka Diyos, gusto niya na imong himuon sa imong isikatao, mga Bible, na you love your neighbor as you love yourself. How much do you love yourself? It's the way you can show love sa imong neighbor. So, iyon na naman. Naingon ka si James na, o kanawa, pakit ako sa imong pagtulong na wakay buha. Kapakit ang takas ako ang pagtuo na ay buha.
Ang kabataan ka ron. Sa tubangan sa tao, King Saban, maoy mas katuuhan. King Saban mas believable. King Saban mas kanagitawag. Ang King Saban ang pagtuo o ang iyahang religion na gigutan mas riyan. Katong ringon lang may ng istorya, may buhat o katong tao na naisulting pero nakita sa iyong buhat. Diba? So, dapat sa nato, ato ni Anarun, usahay na ay purma sa reliyon na to, na emosyon ng kanan. Maayo kita mabati, maayo kita sa kanan, kay buhod, maayo kayo, nagkan kita di pa-istorya, pagka maayo sino, pero usahay, ang may tabo, di makitaan sa itong mga ipangino. Amen. So, ay kita mayroon, nag-uus, ginoo, mapasaylo, pero kita di kakapasaylo. May kita mo sundi mo paubos na pero mahugiro kita sa tanan. Inahunan makasabuta na akong panitamutan balansi. Ang ato ang pagtuo diha sa bubuhan. So ingon ani ang Kristiyanismo. If we want na ibutang na itong kapalingon sa kagubutot sa Diyos karon aron hindi ka kawatan na nila ito ang umma o ang nila ito ang umma o itong kagapon, dapat balansi ng pagkinabuhin. So, faith and works. Ang faith is your profession. Ang works is your practice. So, you profess na nakailan ka Ginoo, then show. Usimba ka. Amen? Amen. Pagkatag ka offering. Amen. Inaanam mo lang Ginoo. Inaanam mo lang pagpakita ko na kay Porto. Right, right. Amen? Amen. Inaan mga tao, kinahantan sa inyong tabang, as much as pinakamahayo ni mong piling mo, tama ka. Amen. Control sa inyong papa. Pili si James. Na kung kaistumiyahon kay Kandimao, panikamutan ng mga tunan. Amen. Amen. Hindi ka mag-anad o pamalikas. Hindi ka mag-inabuhi sa misyo. Ngayon ka na ay Ginoo matag-iyan sa inyong lawas, pero magbububo ka. Pero dapat palansi. Amen. Amen. Ang atong faith, ang atong words, dapat magbubang siya. Pero ha, dapat ang atong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, balansi sa tuwang buban. Sige, James Gapon, nakabanta din ka passage pa rin of James chapter 1 in verse 22. The Bible says, be ye what? Be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any man be a hearer of the word and not a doer, it's like unto a man beholding his natural face in a glass, for he beholdeth himself and goeth his way and straightway, forgetting what manner of man he was. Verse 25. So whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, on saying promise, you know, this man shall be blessed. Na ang word na blessed. So, kaning anaro na to, magpuyog din siya, kaning faith of works, dapat na ang atong profession mag-insight sa ito ang practice. Ang ato sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, dili na tama sa simbahan. Dapat makitani niya sa itong pagkinabuhin sa Diyos. So, sa ato pa, nawalihan ka na simbahan, kinakulan, magpaabot ka sa kabutot sa Diyos, bisa wala ka sa simbahan, kabalo ka na naay kabutot sa Diyos, para nyo din ka magpasa-basta hibubisyon. Amen. Gitunuan kayo pray. So, kung asa ka sitwasyon, bisa wala sa simbahan, you pray. Amen. Ito na lang. Dapat din itataman paminaw lang. Malihan ka, kakilala, obey. So, makita na, kaunan sa simbahan.
ang imong obedience, ang imong respect sa authority, makita na ako na susumbang. Kaya kanimang kong Domingo, wala ko na nagpasabot na, though, imong ipakita sa Diyos na, Lord, I'm ready for your favor. Pero ang favor sa Ginoo, hindi man kanong adlaw niya na ibubuk na yun. Ang favor sa Ginoo, ibubuk niya, basis sa imong timuha karun na nanunggan, na gitudlo sa imo, na imong ikinabuhin ni kahuman. Though, nakita sa Ginoo, may ilong ginawa, gusto bilig pa nalangin niya na kahit mo balik man yun. O sinipa man yun. So, kung na kayo matunggan, something na i-preach sa imo heart, something na i-istorya sa Ginoo ni mo, then ikinabuhin. Amen. Example, tunduhan ka, o kanimang pabilin ko tali na kitang mga Baptist, would stay na ang atong panagina modest. Yes. Dapat ang babae na nituo sa Diyos pariya sa panahon nilang nilagsara ang para nila ang modesty is a show na you are preserving your integrity. Wala ni mo, wala ka nagpakita na nauwaw ka sa imo ang lawas kundili imong ipakita that you are proud na ang imong lawas imong market para lapang sa future ni mga husband. Amen. Wala mga babae, kamu yung people, ayaw mo pag-ana na lang sa hina kasiksing. Amen. Somebody once said, ganun itawag nagsiksi kay nanginag sex. O nagsiksi. Parang nagpasiksi mo ka. Right. Di ba? Kung sa ito yun, pero modest ka nga, but it means, imong ipakita na, hey, imong itahog, imong magalingon. Imong irispito, imong magalingon. Kaya, imuang ipreservar, imuang kaugalingon para sa kabubuntot sa Diyos nito. Amen. Kung nakita sa mga lalaki, panikamot ka mga katuwal pananina, hindi pares pananina sa kalibutan ng oras at ang mga kawatan. Mapalaho po. Diba? Mga dikati po, ito na, ikot sila. So, nalaman sa kemo ka formal, ha? Kanang galing mamayli, sapatos ko na eh. Hawa ka nilang mag-anang diskuhan, hindi ka business. Porma kay era sa kanan. Magchill pa na porma. So ano lang dili ka porma basta magsimba. Amen. Dili porma ko wala ka. Hello. Amen. So, yun ana. Dapat dili lang tama ang paminaw ka. Buhat sa ta. Nay example niya kay si Jesus Christ. Matthew chapter 7. Kung unsay tawag sa mga tao, makatubog, pero hindi bubuha. Okay, Matthew chapter 7, please. Kikan sa verse 24. Yan si Jesus Christ. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. The rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon rock. So, ang tao na uno, na maminaw, umuhi mo, mura siya nagtugod, ubalay niya sa ibabaw sa pato. It's called a wise man. Isang unsay wabod, ulan, baha, kusog na hangin, isang unsaw, kusog-kuso, yung malay, hindi na siya matumba. Ano man? Strong yung foundation. Means, ang mga tao, musugod ka sa tili, persecuted ka sa inyong faith. Right. Mga tao, di pa rin na sila kasabot na nung malikamot at simpap ko kadlaw. Right. Di na kasabot yung mga amigo, ano mang magsayang magig mo mga babae. Kung tanong ka, ano di ko kaparasado, mag-siksi-siksi, mag-short-short. Mag-spaghetti-spaghetti. Dito ang pag-ingali ang pangyang people, gusto ko i-gali mag-spaghetti. Mag-spaghetti, mag-chun-chun. Musubot ka sa i-persecute kanila, dili sila kasabot ni mo. Pero, kagaya ni mo o barong sa inyong kondisyon, makita nila ang wisdom diha sa inyong faith. Na mga tao na ika, mga tao na ika gusto Kristito. Amen. Tao na
ka, nga dili ka basta-basta mamusunod kung unsa lang puso sa kalibutan. Kung dili ka, nga naay pagtawad sa Diyos. Bisag pa, maabot ang panahon mo, magkinaon sa ilang isulti sa imo, dili ka basta-basta matando. Because you are founded on rock. Kung unsa imong nadunggan, mura. Verse 26, the youth of Jesus Christ, and everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them that, shall be what? Shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. The rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. The same thing may make up. Kariyak sa may up sa balay, sa wise man. And a foolish man, he must have a life. O say na, natubang, giulanan, gibaraan, usog na hangin, gibusog-puso ang balay, pero ang resulta, diferensya sa balay na founded ng panara. Na ay diferensya. So, balance dapat siya lang. Faith and works, hearing and doing. So, dili niya taha na mga taong ipokrito may lang tatili si bahan, ha? May kayo mong mamimin, ha? Pagkay makitaan ka mo dito sa mag-asugat-sugat na niya sa eksano, pati niyong siksiha. Basin, maabtan ka mo, amo na pita, dito sa diskuhan. Ang kapot sa ganito, pastor. Bitaw na mo ang kapot sa ganito. Dapat ang atong nadunggal sa atong ikinabuhi. Amen? Okay. The next step. Dapat balance ang Kristo manon regarding yung secret life o yung public life. Kada usan nato na ay may mantay itawag na mantay itawag mga privacy ya na ay mga butanga at ulang pero ay yung dumi sa Diyos wala na may matago sa Diyos wala yung piding makungkong kaso even si Jesus Christ nisulti siya wabot ang panahon tanan na nataglubad shall be open. That what is said in whisper shall be shouted in the rooftop. Yan si Jesus Christ na. So, magpasabot, ang ginang Kristohano, ang atong sense of privacy, dili hipokrisi. Dili hipokrito. Nga, magpasabot na, maayong kita, magpakita sa gawas, pero niya, kung kita na lang, wala ta, kaya bang, ang atong kahadlo, ang atong pagsalig sa Diyos, hindi real. Hindi tinuod. Na ay ko yung nailahan ng mga Kristohano na may kayo mo counsel. Sa gawas may kayo sulti, dahil nani ha, nani biyahay, nani biyahay, nani biyahay. Pero siya natali, mao'y magkatubang sa mga problema. Hindi na po maminaw ang tabagan. Huwag pasabot, bantayan nyo nila ito. Usa sa pinaka-lisod kayo na kahintan sa Kristohano, kaya Kristohano nito ito. Kaya naman, maayo lang ka kung naay magtanaw nyo. Kung wala kayo magtanaw nyo, limbawa, sa iyong pamilya, kamo na lang. Maayo kayo ka sa mga tao, tagal. Kaya kahalos mo siya dito sa iyong pamilya, ang balang, si kasikahan ng asawa. Buutan kay ka at ibang tao, pero imo ang pamilya, di kahalos. Kahatag sa siyo. Okay tayo mo? Kinahanglan, balansi ka. Kung ayaw kay ka, butagad sa ibang tao, dapat sa iyong pamilya. Alam ka na ito. Amen. Hello. Amen. Marikin
pendidikan, membangun pemerintahan, pemilihan diri keluarga. Loh, mari kita mau dulu ya Tuhan, mau aku dulu ya Tuhan, mau masalah sumpah tuh, bimbing anak. Kedubui yang patah yang bisa sawah sebangun. Ibu masalah mau yang mau pegawai untuk naik patah dan memondok belum. Ini anak bapak dapat gili tak merayu dan sekewas sebetah setau dapat sebetah sejurus aku baju saya mulai bising saya mulai merayu kaitamu mau tahu ini aku buat buku bija kalau tahu kalau untuk pemilihan ini kita akan belum penting baik ya bija kamu mau yang pimpin baik kayak kamu kekuat sama mika udahis kau kerjain udahis aku udahis oi baik baik bukan kayak baik sama mika kalau pakai pun sama dapat semata sejusuk, semata setahun dan sing mau nak private life, secret life sikit, tenang in Luke chapter 10 naik example dari regarding sa duha kawan iksuun nga si Martha o si Mary kanyang si Martha o si Mary pariha sila na ay devotion kay Jesus Christ. Pareha sila friend ni Jesus Christ. Pareha sila o itawag pagbati ni Mary sa ilahang pagtahol o pagkila kay Jesus Christ. Pero pagabot ni Jesus Christ sa ilang panimalay ang may kabo diya makitaan kung unsa ang ilang devotion pinaagi sila para di panghimo. Si Martha sa lihang niabot si Jesus Christ instead of maminaw siya instead of iyang hatakan pagtagad at itutok ni Jesus Christ o itambang ni Jesus Christ nila dipo-dipo siya tumutrabaho dahil yung kuman lang rapi tumutrabaho siya na dipo-dipo. Anak dari siya kay Jesus Christ o nice statement niya darang lumakitan kung unsa ang iyahang ano inato siya ka dipo-dipo kiignan na niya Jesus Christ Lord Jesus hindi ba igno na di mo si Mary kapatabahan mo na ko dali ayaw si Jesus Christ yung ignan nga ignan si Mary kapatabahan mo na ko kapalukan ito bang siya Jesus Christ si Jesus Christ Martha, you are cumbered about with so many things. Kailangan mo lang ipang kapisihan. Pero si Mary, he chooses the best part. At dinitinig ko ako ikan sa iyo. Ang point sa passage, ang principle nga. Nga naman, na si Jesus Christ man, kanyang kaitinan nga patabalo si Mary, ano na niya si Mary? Mary, tabangin lang sa kulirili. Para nga yung pakita ko nga kay Jesus Christ nga nabisi-bisi sa kaya na si Jesus. Diba? Si Jesus kayo rin, nabisikin ako para ni mo Jesus, ito pa rin na siya, nung patabano na ako. Walang ito ba, pinibig nyo ni Jesus o ngayon, tabagi sa si Martha, bagi ka po rin, ikumanan ninyo. Pero ito ba ni Jesus na hindi, kaya nga no, ang Diyos mo magkakita sa tuhan. Pili ka, magpakita sa tuhan at sa tao, kaya inaanak ang imong lihimo, pero sa iyo, imong lahing imong motibo. Dahil ang nasa sulot sa iyong kasing. Dapat ang imuhang gihin mo sa gawas ang mag-uban imong motibo kung unsa ka tinuod. Kung tinuod mo, motibo mo tapang, di makita na mo tapang, yun di kay kinitapang ka kay na ay hindi mo nga agenda na sa iyong kasing. Amen.
Amen? Amen. Inana ang balancing, so ano, inana ang balancing kapag kinabuhin. Sa mata sa Diyos, sa mata sa tao, balance. Dapat yan. Dapat sa kuswano, balancing ang iyang kaibalo o ang iyang kasibo sa Diyos. E usahay, grabe atong kasibo na itumot sa Kinoo, pero ulang ta kaibalo. Romans chapter 10, please. Romans chapter 10. In verse 2. Romans chapter 10, verse 2. Usa sa statement ni Apostle Paul, yan di sulti may tungkol sa mga Udiyo. Mga Udiyo, kahit na sila ginoos, galing po yung ganaon sila, mga Udiyo, meron di po kalibutan na kaila may tungkol sa ni Yahweh, the Creator God. Ang rason ang mga Udiyo na, galing ang rason nga nung naabot na itong mga Hintil ang Biblia because of the Jews. Pero, naingon sa puso po, brethren, my heart's desire, hindi ka sa verse 1, tapos sa verse 2, and prayer to God for Israel that they might be saved. Though they knew God, pero hindi sila saved. Ang ilahang na ara is in verse 10, for I bear them record that they have a zeal for God, but what? Not according to knowledge. Na sila ay kasibot sa Diyos, pero dili sumala sa ilahang na ibatuan. Mura ba? Kaya ba? Na ito kay passion, pero wala kay understanding. Mura ba? Mas kita sa unang ilalang taong nakasulay mo, believer ka ba na? Kaya imo ang kaubat, musumbong na galing ba? Nabigil ko, imo na yung labanan, kawa ka ba nung nanong isumbong nito na nasa kontra? Ora sa termino pa, grabe mong passion paglabot-labot, pagapilapil, palito nito ang trobot. Pero wala ka ba nung maagris ang rason niya, ganun, na itrobot. Ang culprit, imo ang amigo. Mura ba, sige, makipatay juga, kawa ka ba nung makipatay ng ka? Natin i-share atong last Friday, ano na last Friday ko ito, regarding sa ero nga nakakita grabe. Ero nga nakakita grabe. Na ang ihimo sa ero, gikukod yung dunyang grabe na nakakita ka na grabe ba na? Gikukod niya, eh gusto yung dunyang layukod. Huwag matyakapas ang naitabo ang grabe ni Saka o kahoy, isulod o ka nang nainay hold sa kahoy ba, isulod ito. So, ang imo si Roya, ipag-hook yung tuda at ang kahoy, nila ibang ipag-hook yung tuda para magawa sa rabit. Kaya ano bang ilo, nakakita mo. Nakakita mo bang ilo, nga naiilod ito na mag-hook sa kahoy, ananagan sa sila. So, pray, pag-hook ka na pray, pag-hook na muli ka pin, pag-hook sa mga ilo, katong upang ilong manana nangundang nagpagod ng rakaw o sa ragay nagpapiling pagod na pagod isa pagod ang rasyonaling mo din kapalungan mo ng rakaw itong mga ilo o ba't susuun na magod sila pagod o sila ka ba nung kinsig ipagod dito sa loob sa kahoy mo. Katong sa kong nagpapili, bahala 15 minutos ng nilabay, 20 minutos ng nilabay. Pagkunti ako sa kay kakita, sa kabalo siya na nairapit dito, kinaman ang gawas. Ito ko ba, pagkunti ako kay sumusuon. Usahay, inani ang Kristyanismo na nasabtan sa Kristohano. Naipasyon, pero kulang panabot. Gusto ko ito musunod-sunod, makikita mo kuha tali, pero ganay mo, nanggihin mo. Ang walay tinutanay ka panabot, may tungod
sa iyahang ibuhat. So ingon ani ni mga Kristiyano, pamintaw gid mo, mabitaw lang i-challenge kita sa Bible nga mo, basa kita, o kita mismo mo meditate. Kaya anong hindi nakasungsungon sa ubang kung sila nihimo? Na apag kayo ka kalinong conviction, apag kayo ka kalinong prinsipyo, anong inunaanak ka? Eh, basa niya, papatanon ka, anong inunaanak mo? Ano? Inunaanak mo naman, pastor. Ingon mo ko si ma'am, ang mga klase mo sa school, si ma'am tata, inunaanak mo ko, iingon ko, love your husband. Ah, love your husband nyo na, ang mga neng, husband at kalabong mo neng. Kinanaman ka kita, saan ka sa kita, kapag bitaw, mo ganilingon sa mga puno, nahilain pasin sa mga bitaw. Amen. Nagtaho, bitaw, nahulong yun na yun yung mga persons in authority, no? Ganyan yun ang Bible yun eh. Ano ba? Di kayo na susuko na eh. Ang kanina siya ako, kaunod sa nanak ko. Ilan na ba? So with, kung naman galing passion, dapat with understanding, balancing, seal with knowledge. Hindi lang tamang po, knowledge lang, what we kasibot. Eh, daghang mga Kristiyano, grabe ka bright, bisag memory verse, layo ka kay ka. Akan kayo na-memorize. Ka-memorize of Matthew 6:33. Now, the Lord is my shepherd. I shall not want. Oh, the Lord is my shepherd. Right? Matthew 6:33. Oh, ka-memorize. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pero, misplace ang priority. Di ka malam mag-prioritize sa Diyos. Wala, sabi nyo, ah, ayaw kong Bible God, Matthew 6:33, God, naawang natin. No, yung hindi mo pala tabo niya, ah, busy pa kayo ko. So, kinaulan, balancing. Ang blessedness sa Kristiyano, balance life. Katulog, kani, kinaulan, balance atong social at atong spiritual life. Huwag pa sa po, dili na itong kalikayan, dapat sa kalibutan, mo-relate pa sa sobrang tao din parehas na itong pagtuo. Namoy mga trabaho na inyong kauban, dili parehas na itong pagtuo. Naamo sa komunidad na dili parehas na inyong pagtuo na inyong kauban. Pero how do you relate? Dapat balansi, dili na ito sila reading puksun na musunod sa atong ibarugan. Pero, hindi sila ang makasagot na kita na ito mga tao na naatay mga prinsipyo, but yet, we could come to the point of compromise as long as it is in the way of righteousness. Parehas ka niya itong social life. Anawa ha? Romans chapter 12, please. Romans chapter 12. Na ay reminder to receive. Apostle Paul, gikan sa verse 17. Kanina reminder, outside ni siya sa church family. For the outside sa church family. Recompense to no man evil for evil. So provide things honest in the sight of all men. For it be possible, as much as lying in you, leave one. Peaceably with all men. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, what? Feed him. If thine enemy hunger, feed him. And if he thirst, give him drink. For in so doing, you shall heap coals of fire on his head. And be not overcome with evil, but overcome evil with good. Chapter 13, verse 1. So let every soul be subject unto higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power,
resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Dahil sa ko, pala tayo rito. Naaka sa kalibutan na dili nimo mapugos na ilang kondisyon parehas nimo. Higit sa nimo pwedeng inungit sa ila o ilagi ng tumulong ang imo ang prinsipyo na nasaktan. They have their own. So you have to relate. As much as possible, live peaceably with all men. I know, pagkita tigil. Amen. Kung magkita sila tigil, ilaha lang, palayo. Amen. I know, itutot yung kabaligan, ayaw, initiate, tungod sa imo, nasaktan sa Biblia, na ikaw na lang yung eksakto, sila sa'yo na. Inuod yung ikaw na, sa'yo sila. Pero, baka ginansya mo ka, kung imong maprobahan na sa'yo sila, dahil sakto ka, na naanay fiction na naitabuti niyo. Ang rito po, inalan kabaluta, in wisdom, live peaceably with all men. Karoon, ito namin. Sa chapter 13, anong ipadayo na? Pras ninyo, mag-uba ninyo ng rabaho. Hindi man ka umoy, manager. Di man kamu mau supervisor, di man kamu principal, di man kamu mau itawag labaw, napa may labaw ninyo? Yeah. Yung naagali sitwasyon, yung inyong labaw, na naaikuman sa inyo, yung naunan mo nga nung pailalo mo kung anong mga tao na kayo ginoon. Nga ako kailang mo Ginoo, sa'yo inaka-indignasyon na lang nga ako'y dapat matuman kaya ako'y kabalo. Pero ikaw ng Biblia, mag-anad ka nga naihayo paus. Nai authority under ka. Kaya under mga sa autoridad, mapakita natin mo ang imong pagtuo sa Diyos pinaagi sa imong pagsunod sa autoridad. Kaya ang imong autoridad, ingon ang Bible, gi-ordain na siya sa Diyos o sila na nag-resist sa authority, iyon ang Biblia in verse 2, shall receive to themselves damnation. Verse 3. Why? For rulers are not terror to good works but to the evil. Alam mo, kung na magaling higher authority nimo, ang ilang nagaling ni Panginoon is para sa tratungan, trabaho lang, walang personalan, para sa kayuhan. Then, sunod ka. Imuun mo. Pastin yung mga narabaho o mga kapanya. Kung sa isulat sa management, ay nga ka, dahil niya ako, sa'yo na, ayaw na. Kung nasa na ipahigunin mo, din mo. Basta dili lang kanila pahimuon na utan. Pahimuon ka nila, basis sa iyong trabaho lang, trabaho. Iyon ang Bible laws. For, without them, not be afraid of the power behind them. Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Okay. Atong limoong example ang mga pulis. Sundalo. Tanan ba pulis? Tanan ba sundalo? Bulutan? Tanan ba pulis? Tanan ba sundalo? Dili ako sado. Sado ko kan. Muntan ba yung pulis? Kadungo. Masahay na. Pagkali mga in authority ng mga inagkadol, sa mga iligan. Iligan o. Pagali mga pulis na manakot lang para makakota. Right. LTO. Takot na o. Dedek ka na. Nagawaman, parayuan ka para pang-birthday sila ka na. Pero, autoridad na sila. Ang nagpaluyo nila ang templo.
Jadi kan pilih mo yung nangga, di ko mahatag mo, itakot ko rin mo. Tomorrow na yata, converti si Mona. Okay, pay mo. Takot ka, paunungon ka, di. Saan ka man, mayuhan ka, di. Ayan ka. Wala sa tong, itakot sa tong motor. Saan ka man yan, tong motor kay ginag man na tong restro ato. Ang sino ni Mufoy, almost 10 years kung nag-try ka pumutura, sige kong karistro ka na tuig, wakin na ito na ristro dito sa sentral sa... Dito sa tupon ko ng karistro. Ang sino na Mufoy? Ang ipagtako, yun na napiki mong ristro. Dayon, inani, siga akong mata, sabay may mo na ko, ayaw ko dito sa nagtako. Sir, uy, ilang tawag ni sir? Eh, kami, manamang si pangang tawag, ang gandrayo tawag na to, ako ang Bible student, kay. Pwede siya to. Ang buta to, itong kinay ba ito mo nun? Ah, kapatulong ako? Pag ato, kinikiji? Oh, perfect fast, dahil perfect fast. Sama to man. Nasa palitun, isakay na lang si Jim. At lo ko tawag si Jim, kaya ipaunong sila sa LTO. Ang niyo ko tawag sa man sa heads LTO, sir. Kaya ibang may transcript sa mga mong imo. Ah, ayun na amin na. Ang imong driver, driving without license. Ang imong motor, wala yung distro. Wala pag-i-helmet mo ang driver. Inuman sa pilon pag na-helmet, sir. Ang saan naman, takot na ako na-helmet. Nakagali niya ako, bata pang tundon, mapagay kurol, mag-drive-drive, may helmet. Huwag mo nalakpin, sa auto na. Kita may nalakpan, hindi kita'y musulon. Pero, yung pinaman, sir, inanay ang penalty na. Pag-iyaw pa. Sabi mo ko, palit na ako pag umotor. Bitin ako akong motor doon sa LTO. Sa akong to nila, kung kailangan ka nito, na ako na masahan na isa palaog, i-inform ka o kailangan na lang i-option. Ang nagpapalit na i-option. Inform ka niya o napapakayaksyon mo. I-option to nila, hindi ko nila inform, makasuhan ko dito. Tawagin nyo, head sa LTO. Hindi ko na ako, mahadyong ka pa. Sir, ano ko man di ko, ano ko mag-inform mo? Tawag ko ng billing sa ito dito. Kapag ano mo, pinanap ko katuwing dito? Pinatratay ko mo? Lapa? Lapa? Saan naman? Atay may mo, ilako man. Ikat ko, patulong ko kinigan, na traffic light, patulong ko conference. Karon ang traffic na sa ulo na ba? Sa ulo ba na? Ang red, ang green, yellow na. Wala ko kakita na dito dyan, sa front, mo yellow siya, na yung derig, na derira nag-atubang ang line. Ang derig, usara, dito nag-atubang, ang usara nag-atubang. Green dito, red derig. Kaya pagi yung pwede ay ang biasa at tupangan kung saan kanyang tiri mo hanap. Karoon kay Abi mo na ako mag-guna. Abi na akong guna. Kani, ang Teresa't bar, green, red, pamanda ay green, yung two green. Itanong na ako, nindaga naman tiri, naku sa kusunahan. Ah, daga ni kusunahan. Mag-draga na ako, ah, na ito, traffic ito. Sa kanang liwatan mga hindi na pastor ko, eh ako nipakita sa kapito, sir, pastor ko sir, actually, I'm going sa conference, sir. Ako, kung tanaw ko kay Gona,
di bulan kapan itu kita pernah situasi masih papa kamu terapik lain sudah anak itu terawih dan awalnya sekolah disinsa dan maksudnya sekolah ID ia tak kepikiran dari saya ada pelajar sekolah berarti berarti pagi usaha aku sedang ada usaha kamu nak baliknya kan dibaliknya karena aku polisin siap, baik di baliknya aja pas lo usul, pas lo kenal-kenal aku itu enak aku, pas saya lo mau wujud mau aku kok menurut saya juga ini anak deh itu lo mau trafik di insert aplikasi tidak bisa beri di link lagu kenal aku gunakan karena para tiket aku keingung ke ketuhuan bahkan di trafik ini dan saya kadang atau wisul nggak ada wisul orang wisul nggak berlebihan nggak singkut dan apa lu kau teman betul tidak bisa pak ada ya apa tuh kamu tahu aku mau setahu kamu baik betul tidak pernah ojek kontur aku ha ojek kontur aku yang mana ini nah atas kali putan ini tuh tubutan ya ini udah nanti kembali mau itu mau sama kamu maka tahu kalau maka disintik kalau kamu bisa kena enggak tahu anak yang kaku 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 kita kaku kaku dia ini authority dapat kebentuk sembilan kita untuk atas polis kubnai problema atau tahurun isir atau tahu polis ini tak pria sedang ada kiyum yang ingin mengandung ilahan Tuhan dan polis maksud anu nyobak isa dari plak jadi kan ibu tahu lain kalau orang tahu dapat balansi dah atau sosial lain balansi satwa spiritual lain so as we live sekali putar jadi pada satu pertuun aturan kali kemutan nah makita nilah apatung spiritualidad sepuntung di kita ekstrim mereka baru tahu wajah in ani ang kesyariti in ani tak berhasil diri benda ekstrim yang mereka tak diri mu pilih mau ngelakut kamu kayak pastor kok jika pilih mu takut kamu pertanyaan kita orang tahu kepada ingat dari saya segi store, bisa, pastor, bisa bisa tahu kepada walau kau ilmit kalau dia bisa dengar atau silah kayak mau pun pernah pun karena kita silah nah ini bayi ini kasar trafik dulu nah kau sama bisa tenang juga ya aku paham dulu deh kalau tidak lagi nak tenang nah ini ada yang si kita stop jadi mereka karena kau sesuatu pastor ha untuk ibadah mereka tak ada ini yang tak tahu apa panah karena pada kita aku bisa beli terbuah ya dan bisu-bisu lah aku mesti ketua lagi jadi insert kok kalau yang unicorn ketua lagi insert pada ambigunikan ketua lagi pertikin ke bisu lah keingungkan pikir ini meniksa kawan membayar ini saya mau membayar kayak wah jentikin ketahuran lah tahu ketahuan yang nampak kami lah otoritas mana sekudian mana dipalu Yohan mana sejus diri kamu tahu karena kamu you if you resist you shall receive you know I go the nation karena yang kata nama verse 5 wherefore you must needs be subject not only for wrath but also for conscience sake. For this cause, pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all the Jews, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom is due, fear to whom fear, and honor to whom honor. Anak itu sosialnya. So, orang itu tak hutan, orang tahu, orang asa. Pengayuh, engkau dulu. Amen? Karena ini bisa, polis bisa berimun, kau nggak tahu, nggak. Kan, turun dulu tuh. Tunggu aku silahkan, turun dulu tuh. Bayar tertaks. Amen?
may mong dito bayan na lang, kapot ako, tayo ka na. Right. Dali, basta tapidin mo yun, ah, maro ko, lang kami ni bayan, diyan mo pugi ko rako, may tipidin ako. Yeah. Amen. Ah, ang Christianity, balansin sa tuwang spiritualidad, kung itong sosyalan. Second class to balance na kinahanglan at umasaktan. Ganito. Kinahanglan balance ta sa atong pagpaabot sa Diyos o sa atong pag-stepping out in faith. Amen. Kaya mo ni siya yung pinakalisod kayo na kahimutan sa Kristohano. Kaya kanos amang ka muhimong desisyon mo, kanos amang ka magpaabot pa. Ingat ani. Si Solomon in Proverbs chapter 1, lihi pareho inyong mga bagos. Verses 1 to 6. Moabot ka sa puwan, unsa may faith, unsa may presumption. Kasabot ba siguro kung ano yung kaling faith and presumption ka na i-presume ni mo ba na mauna pero hindi pa rin ang mao. Ngayon yung kaano, hindi siguro yung gusto sa Ginoo pero hindi pa rin ang mao. Lahi ang totoo, lahi ang presumption. Kanus ang na di mo masaktan. Kinahanglan ka itawag discernment para mahimo ka decision. Discernment is needed for decision making. Kadiba, naay mga butang na kinahanglan mo paabot sa kita o sa ka mo anang desisyonan o kinahanglan desisyonan na nimo anang puntuha. Kaya ang isunod, kano saan ka dapat mo desisyon o kano saan ka mingo, kunyan na lang o kano saan ka mingo, okay, let's go. Makakita ka. Opportunidad. Is that an opportunity or is it a sign nga para i-decide sa yawa para tungkapon yun daw o para mahilagtan ka. Or it might be, it's just a privilege or it's just a testing. Kano saan? So si Solomon, nisulti siya kalawa ha, in Proverbs chapter 1. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. So to know wisdom and instruction, to proceed towards of understanding. And to yung ano yung isulat ni Proverbs, is to know wisdom and instruction, to proceed towards of understanding. To receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. To give subtlety to the simple and to the young man, knowledge and discretion. There is a difference. When do you wait and when do you step out in faith? A wise man, that was the first line, will hear and will increase learning. You notice the word, a wise man will hear. And a man of understanding shall attain unto wise counsel. Aminaw. Usahay mag-intal ka tungkol kay ingon ka nga ha. Nag-ampog sa kukuan is ginoon. Mao na rin, mao na lang po imuon. Ingon mo ginoon na pali. Pero, ang magkialam mo na yung tao, aron ka malukang, kabubuto na sa Diyos sa tili pa, mangita ka tao, mabuhatag din mo, o pakitakpan. Pangitan mga tao mo, tambag din mo, musulti din mo, ayaw, pasakan, pasakan. Tag-ingon ka, Pastor, pag-inyo na ko. O, oh, sige, natarang isang na yung inyuan. So, may trabaho, anak. Ano, pag-inyo na mo ka? Ano, saman? O, oh, na, istorya. Pangitan, panabot sa imong desisyon. Hindi kayo, may ingon na lang ka, Pastor. Invited ka, ikaw kasal na ko ha, may iwan. Inyo na ko. Uy, isa, isa! Kabantay mo na termino nga kung kabiton, daghang mga Kristohano, instead nga mangayong pakitambag, mananghin na lang. Kailang panangin, hindi ko na matambagan. Kaya ano, kanang panangin, kauban ka na sa pahibalo.
orang yang hatang dalam invitation announcement bahwa ini anak dadai. Ingat apa itu? Antipelin siya sa naay discretion, kanang wise decision. Kani, maminaw ka o muatayin ka o mga wise counsels. So, imo nang pasahang tanan ng Proverbs, makita mo niya pakitambak na sa usang kapapa niya sa iyan anak. Mga talambako na ang istorya-istorya, inanihan. Kaya ang desisyon ng kaalam, dili kayo sa imuha na na dapat nino i-draw. Dapat mangita kang palabot ng kaalam sa sobrang tao. Walang pangayong pagitambag. Balansiya ang iyong gusto, anong kinabuhin na ganyan desisyon. Pag-istorya daw po ng mga tao ng mong tambag nino. Dito siguro pasagat. Minta, Stor, abayan baka di mag-wine ko no? Mag-negosyo ko no? Stor, abayan baka di no or brand? Sa'yo mong tanaw, maka-experience siya kay Ginali, sa may maayong mo mo na niyo. Dapat balansi. Hindi kayo imuhimo lang, ah, tampo, nakuhanin mo na rin. Pagkatapos ang alpapak, Stor, pagpa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 pagp
isulti ni Monzo. Ang dali mong isulti na ko. Ako bang nagpaybalo ko ba? Ang paybalo, rungo ka? No. Pero nakaya ka pagkitamba, hindi ba ba lang sinta? So, kailangan lang makabalutan na waiting on the Lord and stepping out in faith. Ang diferensya na is counsel. Wise counsel. Dahil last. Kanina. Kailangan lang balansin ka. Kanina kita mga sovereignty skill on o kanina responsibilidad sa tao. Kaya usahay, ito mo na una, akin o okay, nagbuot, kung nagbuot tayo nabuot, basta may tabo. Usahay, nangingon ka nga, akin o, panalanginan ka, di nalang kaman trabaho, kaya kung ginugod, panalanginan ka. May ka, ampo na lang kaya, ampo na mo pinanikin, ginugod mo ginugod, basta magampo. Makadawa. Pero, ingon lang ba yung yes, ask and it shall be given, pero walang yan, ang yaktaman. Ang sunod na lang, see, hindi siya find, it means, butangan mo tiil, hindi mo lang po. Amen. Then, not, and it shall be open. Butangan sa hindi mo kamot. Imposible na mag-ibong ikat, itok-tok ulo ni mo. Alak, sarap mo siguro manong tok. Ayaw, kamot na lang itok-tok, ha? Alak, sarap mo siguro tiil, itok-tok, ayaw, kamot na siguro. Pero kanang makita ka, kung makita ka, di ba kung makita ka, magpundo ka? Di ba? Nakakita na baka nagpundo ka, may paitaon ako doon sa kusina, ang ako ang kutsahan kami, pero darin ka ganin ko. Why nangita nga yun na ay? So you have to use your feet, you have to use your hand. It means, maraming. Ang Diyos doon, mo ay nagkontrolan, nagbuot sa akong kinabuhi. Siya doon na ituyo na ito, pero nasa tayo responsibilidad. Imuhay mo ang part. Gusto kang panalangin. Imuhay mo ang part. Amen. Gusto kang mga tao, maminaw, matahod, mag-espiritu ni mo, imuhay mo ang part. Amen. You do your part. Na ang kinuyas, he's in control, he's sovereign. Yan ang tanan. Pwede ka ba yung nagtuos, ginoon, nabangunan niya. Pero di ko niya ginoon ang imong prophet mabutang kung naibigon. Amen. Dali ko ng Diyos in Galatians chapter 6, verse 7. God is not mocked. For whatever a man soweth, that he shall also eat. Sa ito pa, naaanyo kay iso. Amen. Di ko na yung wakay noon. Balansin niyo dapat na magtukyan ka sa Diyos at the same time, you have to do something. Amen. Inulani ni Christianity, Deuteronomy, hindi ko na-enjoy ang inyong passage. Anyway, last na lang ito na inyong passage sa Tuwabrihan, Deuteronomy chapter 6. Alam, kung sa kingot sa Diyos, sa iyahang mga
Chapter 4, that's 6, 4, verse 5. Dia mengatakan, as they were going toward promised land, in verse 5, you know, behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my God commanded me that you should do so in the land whither you go to possess it. They are going to a land na kinaanulan, ilahang i-possess, ilahang mungkulon, regiyahon. Unsa'y dapat timoon? I-promise na ito skino nila. Ihatag ito skino nila ang promise na, di ba? Verse 6. Ang mga statutes of judgment, ikitulong sa Diyos, therefore, and do them. Why? For this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations which shall hear these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Verse 7, for what nation is there so great who hath God so nigh unto them as the Lord our God is in all things that we call upon Him for? Karantega, ang atong Diyos will be called upon Him sa iyang sovereignty, sa iyang pagkagamahanan, sa iyang pagkontrol ng satanan. Mahimo niya, gusto niya himuon. Pero naghatag siya na itong statutes and judgments. Mauni atong wisdom kung mauni atong understanding. So that ay responsibilidad. In verse 8, and what nation is there so great that have statutes and judgments so righteous as all this law which I set before you this day? Verse 9, so only take heed to thyself. You have a responsibility. God has given you everything you need para matawag ka wise and understanding people. Para maangkulagi mo ang promised land. You go and possess the promised land. Kaya tagay ka tanan, statutes and judgment, o it means God will provide everything you need kung unsang kayo imong gusto mabot. Pero di sa tanin mo, mawag ka responsibilidad para hanap. Morang sa first life, you take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thy eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life. Colon. You stop. Dayon, ingat dayon. Kani pagaling mga butaka, you teach them thy sons and thy sons' sons. Ipasa pagaling, ipasa pagaling. O sama, na kita Kristohano, though we are trusting in God, we have to do our part. Pariyasa di ba? Di saling tanghatanan ka sa Diyos o Amen. Amen? And it is God's sovereignty, it is God's power, is able to do it. Amen. At isa na yung dilita mag-ipon para yung panitulutin. Amen. Tingnan sa mga yung nga, mga puto na kita, kasi ihatag na rin nila. Kasi bukanin lang tayo mga taglutin, wala nang titulutin. Di ba yung mga sila, o sige, umanahan inyong kontrata, umanahan itong agreement, pahawa na mo. Ito na ito, pili ba na mong palitol eh. Amunin yung palitol, magpigay inyong kwarta. Ngayon ka, amun kinukumatan. Anak yan. May sila, o nagkinukumatan, inyong inyong kwarta. Walang natin yung responsibilidad. Amen. Dapat palitol sila. Hindi magkabul na single, yes, ang dino, maayo kayo, mahatag pa na na to. At isa may mong dito mo niyan, you give an offering. Amen. It's your responsibility, at mo ganit si Mahal. Diba? Di ba yung sa titi na panahon? Amen. Okay, balansi ka dapat. Na iso ka yung diskino, napot tayo responsibility. Amen. So, yung ani ang Christianity. Ang blessedness na to, nagtipindi sa to ang balanced living.
So we should not be, hindi na dapat matend sa two faith, living on the extremes. Right. Dapat nata sa tumatungan. Balanced Christian living. Gusto ka blessedness. Kanilang ka mga puta, amahan mo mga may bubaon. Again, salamat sa time na mong nagamit. Salamat sa pag-remind mo na mo na you have provided everything para na mo. You are sovereign. You are in control. You are king. But yet, nasa may responsibilidad na ngayon mong imun. Among part is to be obedient. Ang among part is to be trusting and to do kung unsa may mong i-require mo para ma-please ka, para imong kasya, kung imong tabang magpadayon na mo mga experience. Pero tabangin, we want to be living a life na hindi niya tama sa pagkahipukwento lang. Hindi niya tama sa mata sa tao. We want to live a life balanced. Tiyakin mo, o diyan sa mata sa tao. So, ikaw ang amuang ilauman ng mga padayon, ng mga gamit, sa mga butang na among nakatunan, mga butang na natudlo, manina mo, na among pagkinabuhi, among masaktan, na dapat, ang blessedness is true balance, special will. Salamat kayo na naiwitin ng Diyos. Ikaw ang itubyanan, alam sa iyong mga katawan. Dahil tagsa-tagsa ka tinuha ang mga kanakan, na sila yung mga ipanino, alam mo. Lord, ikaw mo ang magkabalos nila, ikaw mo ang magkaroon nila, pasin sa ilang pagkasimuho ng mga Diyos. Lord God, ako rin i-claim, ako rin i-expect, ang akong ipadayon ng pray, awang sa iyong mga katawan, bless everyone. Bless every member ng mga iglesia. Bless ni Ginoo sa mga mga tinuha. Bless ni Ginoo sa mga mga desisyon. Bless ni Ginoo sa mga financial desires and financial endeavors. Bless ni Ginoo sa mga trabaho. Bless ni Ginoo sa mga relationship. Bless ni Ginoo sa mga health. Salamat kayo. Allow me to pray in Jesus' name. Amen. Amen.